Okay guys, magandang gabi sa ating lahat. Ngayon po ay nagbalik naman muli ang inyong idol, si Glerotic. Ngayon po ay mayroon po akong tutorial na may bigay about po ito sa CRT TV ng China Board. Ang kanyang problema sa trouble ay wala siyang power, tapos sunog po ang kanyang fuse. Ito guys ay halimbawa lamang na pinapakita ko na CRT board na universal sa China board para lang na meron po tayong actual na pagturo ng sa pagpapaliwanag para po sa pag-trouble. Halimbawa lang ito guys, kung sakali na ang iyong CRT TV na iyong inaayos na universal ay wala siyang power tsaka sunog ang iyong fuse dito tsaka itim, pag meron po kayong napansin na sunog or itim ang fuse, ang ibig sabihin po yan guys ay maaring kadalasan na sira ay shortage ang iyong main filter capacitor tsaka shortage din ang iyong regulator, at mas lalo kung ang iyong fuse na itim ay may sunog dito na resistor, ang ibig sabihin po yan ay maaring shortage ang iyong main filter capacitor, shortage ang iyong regulator na transistor, tsaka maaring sira din ang iyong dalawa na transistor. Yan po guys. Sa ganyan na problema, kung itim ang fuse, maaring sira din ang iyong dalawa na transistor na maliit. Kadalasan ay leakage. Yun po ang aking na experience sa pag troubleshooting. Kapag walang power ang iyong CRT TV na China board tsaka itim ang fuse. Kapag ganyan ang mangyari guys, na dapat palitan mo na agad yung dalawa na transistor tsaka lahat ng mga resistor dito, isa-isahin mo po yan i-check. Dahil po ay maaring sira talaga. Dahil kung hindi mo ito i-check lahat, parang 50% na hindi ka sigurado na sa pagsaksak mo sa kuryente, maaring meron pang ibang mga problema. Yun po ang aking technique or sekreto sa pag-repair. Kailangan resistor, dalawa na transistor, dapat check dito mga resistor, tsaka mga senior diode na may diode rin na kulay red, tsaka check mo rin ang dito optocoupler. Yun po ang aking ginagawa. Tapos, mayroon po akong ibigay na sekreto or technique na kung sakali ay halimbawa na pinalitan mo na lahat, hindi mo alam na pagpalit mo na lahat na pisa tapos isaksak mo, ay hindi mo rin alam na baka ang kanyang B plus sa playback ay hindi normal at abnormal po siya. Kung sakali ang B plus sa playback ay maaring aabot ng 120 volts or 130 volts, kaya yun po ay hindi safety. Dahil pag 130 volts dito sa kanyang main filter capacitor, ang ibig pong sabihin niyan guys ay maaring tumaas din ang supply sa vertical IC. Dito guys, maaring tumaas din ang inyong supply ng vertical IC. Pag tumaas ang B plus dito, maaring tumaas din ang iyong supply sa vertical IC.
Para po tayo ay safety, kailangan ang inyong gagawin guys ay ihang po ang kanyang linya papunta ng B plus supply back, tsaka hang mo rin dito yung supply na papunta sa vertical IC. Tapos pwede ka na po mag adjustment dito sa trimmer para i-adjust mo sa 115 volts DC. Kapag meron ka ng 115 volts DC dito, yung nakahang po siya sa supply ng vertical tsaka dito, kapag normal na sa pag-adjust mo dito, pwede mo nang ibalik ang kanyang nahang na bisa dito na supply papunta sa vertical at supply papunta sa playback. Dahil kung nag-adjust ka dito sa trimmer tapos hindi nakahang sa supply dito sa vertical at hindi rin nakahang dito supply ng playback, pag-adjust mo dito, tumaas ang supply sa P plus sa playback, tumaas ang supply sa vertical IC, at mas malaki pang problema dahil maaring sumabog ang iyong vertical IC, maaring playback ay masisira. Para po ay safety, kailangan nakahang po dito sa supply ng vertical, ihang po yan. Dapat walang connection papunta dito sa vertical, at dapat dito sa B plus sa playback nakahang rin siya or walang connection papunta sa playback, at doon po kayo mag-adjust ng trimmer. Yun po ang safety sa pag-adjust ng trimmer. Kaya hanggang dito na lang po guys ang aking paliwanag na tutorial. Maraming salamat sa inyong mga panonood. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.